Hello mga ka-learner, ngayon ang isi-share ko naman is about sa band locking. So nakikita nyo ang dashboard ng Huawei, no? Ang model na to is B315S-936. At advice sa akin is malakas daw dito yung band 1 at dun sa ibang modem, wala siyang band 1. Kaya kailangan nating mag-switch sa ibang modem, no? At yun nga, nakikita nyo na malakas naman yung signal at ipapakita ko sa inyo yung actual speed test nito. Ayan, ito po yung nakikita nyo yung actual speed test ng band 1, no? Sobrang lakas niya sa download dito sa lugar namin, walang signal. Ito po ay ginamitan ng parabolic antenna para lang ma-reach natin yung cell tower. So, ang upload talagang sobrang baba, pero nakakapag-research ka pa naman dito. Gumagana yung YouTube, okay. Sa band 1, talagang walang problema, maganda yung takbo niya. Although napakababa nung Mbps ng pag-upload. So maganda nga, no, yung band locking. Pero ngayon, kaya ako gumawa ng video para i-share sa inyo na aside sa maganda yung band locking kasi stable nga yung connection, mayroon din pala siyang downside kapag umuulan at malakas ang hangin. So ngayon, ang na-experience ko, nawalan ako ng signal, no? Nag-no service yung modem at akala ko yung modem yung may problema. Bali, ito po ang itsura nung no service. At kaya ako nag-alala na baka sira yung unit ay dahil second hand lang siya. Pero ang 936 kasi malakas daw talaga yung sumagap ng signal. Malakas sumagap daw ng signal. Kaya nakinig tayo sa advice ng mga nakasugap na. Bali, madaling araw ng 26 nung experience ko yung etong no service, no? At gabi pa nung sumagi sa isip ko na naka-banlock pala ako at baka kailangan galawin ko yung settings. At eto na yung mga ka-learner, sa tingin ko kailangan kong baguhin yung setting, no? Kailangan i-unlock yung band niya. At ito nga yung ginawa ko, all supported. Tapos kailangan yung preferred mode niya is auto, para automatic siya maghahanap ng frequency kung ano man yung masagap niya. Ayan, so ito nga ang nakasagap siya ng signal. So 2 bars siya. Tapos yung lakas niya, yung lakas niya is GSM, no? Parang 2G lang yan. 2G lang siya. So, ito nga, no? Dahil nakahanap na ako ng signal, ilalak ko siya sa band 3 para stable yung signal niya doon, kasi total yung band 1 temporary na wala. So GSM 2G lang ito na signal sa pagkakaalam ko. At kahit papano ito, nakakapag Facebook ka, nakakapag Messenger ka, nag-review naman yung video, pero putol-putol yan. Hindi siya ganun ka, hindi siya tuloy-tuloy. Tapos, syempre, para dun sa mga hindi pa alam yung ganito, na baka naka-banlock yung
lalo na doon sa mga naka-piso wifi, baka naka-banlock yung modem nyo. At least may idea kayo na kailangan pala minsan ako auto siya para mag-automatic siyang mag-search ng ibang frequency. So sinubukan ko lang ito, yan, Google search. Ayan, so yan yung actual na ano niya. Okay naman siya, wala namang ano. Although may times na napuputol siya kasi nga, di ba, bagyo ngayon. Ayan, so marami pa akong gustong i-share ng mga experience sa inyo, mga ka-learner. Kung bago ka dito, sana mag-subscribe ka, manood ng videos ko, at i-share mo yung mga video na pwede makatulong sa iba. Mag-comment, mag-tanong para makakreate pa ako ng mga video na related dun sa mga tanong nyo. Ayan, so, see you sa next vlog. At paki-like na rin po ng mga videos ko. Thank you.